A, isa lang sa strategy para kaawaan ng taong bayan at huwag nang patuloyin ang ICC. Nako, may update tayo sa ICC. Baka kaya biglang nagka-cancer ang dating pangulo. Ano ho? Kasi parang nakikita ko doon sa kampo nila, wala namang nag-aalala sa dating pangulo. O baka nabanggit niya lang talaga yun. Dahil papasok na ang ICC. Eto, si Bato. Diba last week, kinokontak na ng ICC si Bato, mga kababayan. Tapos, dinededma daw po nila, mga bossing. Nako, o eto po. De La Rosa with... Eto po. Gusto pala silang padala ng summon. Gustong padala ng summon si Bato de la Rosa pero ini-ignore niya. Ano ang magiging epekto nito kay Bato de la Rosa, mga kababayan? Yung pag-i-ignore niya doon sa mga tawag at sa mga email sa kanya ng ICC. Let's talk about what Senator Bato de la Rosa revealed. I think this morning he was talking to our colleague Karen Davila on Head Start, and he did say previously that he has received an email asking for an interview. I don't know if there were several more before that, but he did say as well that, you know, it didn't seem official. There was no heading. There was no nothing, right? But he continues to ignore it. First of all, let's talk about the form by which these requests for interviews take. How did the recipients receive it? If it's going to be via email, what's the form? How do they say that we need to talk to you? You're under investigation. We need to get your side. Attorney Conti? Yes, essentially that would be it. It would be a request for an interview, or it's essentially a summons. That's what we know that Bato is a subject of, a summons rather than a warrant of arrest. Ayun! Oh, mga kababayan, di ba sabi, tama-tama, sabi ni Bato de la Rosa, may mga kumukontak sa amin through email, through call. Oh, nai-interviewin daw kami, kaya lang dinedma namin. Baka daw napagbintangan pa yung kampo ni ano, dating Senador Trillanes, baka daw po ano lang, prank call lang daw po ng mga kasamahan ni dating Senador Trillanes, mga kababayan. Eh, yun na pala yun. So, email, tawag, saktong-sakto ho, ano? Tugmang-tugma ho doon sa sinabi ni Bato de la Rosa. Oh, wag kang mag-alala, Bato. Hindi pa naman daw yun warrant of arrest. Dahil ang warrant of arrest, baka iserve sa'yo, ibigay sa'yo nang ano, nang physical. Diba? Hindi yung email. Kasi kasama na doon. Pagka-serve ng warrant of arrest, sama ka na sa kanila. Pag-email, pagka-receive mo, warrant of arrest, nasa email. Naku, magtago na tayo. Ito na yung warrant of arrest. Hindi ganun. Huwag ka mag-alala. Summon pa lang yun. O, yung pag-interview na yun. Pero, pag dinedma mo, naku, may kalalagyan kalalo. And in the summons, they are invited to speak before the court, or rather to investigators of the court. Biruin nyo, binibigyan siya ng pagkakataon para ipaliwanag niya yung kanyang sarili. Pero dinededma ho, mga kababayan. Bakit ganun? Sa kampo nitong mga ito, binibigyan ho sila ng pagkakataon, mga kababayan, na ipaliwanag ang kanilang sarili, ipagtanggol ang kanilang sarili. Umaayaw. Ikaw, kapag kaya yun, nabigyan ka ng... Bigyan nyo ako ng pagkakataon magpaliwanag. Gustong-gusto mo yun kasi alam mo kung ano yung tunay. Sila, binibigyan ng pagkakataon, pero tumatakbo, umaayaw. Dead ma. Di ba? And this discussion, this interview will be recorded according, that would be according to the rules of procedure of the ICC. It could be done, as I understand, even virtually at this point. Baka pwede Zoom. Diba, sabi ni Sir Juan Tok, paano yan? Pag natalo sa eleksyon si Bato, di wala na siyang immunity. Kaya nga po nagpuspusan, ano? Baka, siguro si Bato, analisasyon lang po natin to, mga kababayan. Siguro si Bato, kapag kayong tipong nagbibilangan na, ano? Nagbibilangan na, nakikita niya yung kanyang pangalan, pababa ng pababa, nawawala doon sa top 12. Siya naman, siyang pag-iimpake, no? habang nakatingin siya sa TV, habang tinitingnan niya yung resulta, Bato de la Rosa, number 15, sabay ginagano niya naman yung mga damit niya, nag-iimpake, Bato de la Rosa,
bumaba sa top 20, bumaba sa number 20. Sabay-sakay na ng sasakyan. Sabay-sakay na ng sasakyan. Umalis na. Lumipad na. Nag-Timor-Leste na din. Timor-Leste, o saan pa pwede? Nag-China na din. Nako, bato ha. Kailangan, manalo ka dyan. Pagka hindi, naku po. Impake na agad dyan siguro mga kababayan. Siguro sa NK, sa North Korea, i-accept si Bato. There are mechanisms for online taking of this so-called deposition. Although we cannot say that officially yet because a deposition can be taken as evidence. Mm. Right now, during the investigation, they are more interested in evidence gathering or giving an opportunity to the accused or suspects to air their side and to give clarifications. Oh, yun nga eh. Binibigyan talaga sila ng pagkakataon na magsalita at sabihin ang kanilang panig. Kaso ayaw nitong mga ito. Bakit kaya? Sila lang yung nagsasabi na sila daw po ang totoo pero ayaw magsalita, ayaw ipaliwanag yung sarili. Ano ho? The letter or the invitation has to be in the name of the Office of the Prosecutor of the ICC or of Karim Khan. Mm-hmm. And I would caution Senator Bato to look closely, more closely at the correspondence because I don't know what else that he wants. Would he like a seal? Would he like a stamp to come along with it? It's just a letter that could come to him either by mail or by email. As nahanap po kasi ni Bato, baka siguro kasi sabi ni Bato, wala man lang ka proper na title yung email, etc. Walang mga seal, walang ganito. Baka hinahanap po ni Bato yung ano, dalawang butas ng puncher doon sa email para masigurado niya, oo nga, ICC ito kasi may dalawang butas ng puncher. O baka yun po yung hinahanap para masigurado niya na ano, oo nga, no, ICC talaga to. Sasabihin ng misis, paano mo nasabi? Ayan o, may dalawang butas ng puncher, hindi mo ba nakikita? Kasi po, yun ang palatandaan ni Bato de la Rosa na authenticate po. Mga kababayan, authenticate yan. Bakit? May butas ng puncher, dalawa, oh, sakto. Sukatin mo yung butas, kung tama yung pagkakabutas sa puncher. Oo nga, ano, sakto. Oo, galing sa ICC to. Oh, saka mo sagutin nyo yun. Sa susunod po, nananawagan po kami sa ICC. No? Sa susunod po na pag-email nyo kay Bato de la Rosa, siguraduhin nyo po na may butas ng puncher yung inyong email. Bakit ho? Kasi po, napatunayan namin sa Senado doon sa kanyang hearing na si Bato de la Rosa po ay maniniwala na authenticate yung mga ipinapadala niyong sulat, pati email, kapag ka may butas ng puncher. Okay? So, sulatan nyo po ulit, i-email nyo po ulit si Bato de la Rosa, lagyan nyo po ng butas ng puncher yung email nyo ng ICC. Bahala na kayo kung paano nilalagyan. Oh. As he has said, it may come from a different email address. Considering the circumstances, the ICC has taken to efforts to use encrypted email domains rather than just regular email addresses. So the significance of ignoring, rather the consequences of ignoring summons is very adverse for Senator Bato. If he ignores such, he may be the subject of a warrant of arrest the next time the ICC communicates with him. Narinig mo, Bato? Yung mga summon, yung mga email, ignorin mo lang daw. Para kasunod na nun, warrant of arrest. Ayan. Warrant of arrest. Nako, mukhang magiging totoo. Baka totohanin ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, ano? Yung tipo bang sabi ni Bato, ikaw na mismo magposa sa akin. Siguro sasabi, yan, sundalo yan si Trillanes. Matapang yan, haharap yan. Sige, ICC, ako magpoposas kay Bato de la Rosa. Nako, yari. Tapos, gumatong pa yung ano, Department of Justice. Ano sabi ng DOJ?
hindi namin sila babawalan pumasok, pero hindi namin sila tutulungan sa pag-iimbestiga. So, ibig sabihin, hindi bawal pumasok, welcome ICC nga. Di ho ba, mga kababayan? O, yung mga DDS na wala, kanina ang dami dito, bakit nawala? Anak na tinapa. Gusto pa naman namin kayong nandito. Kailangan pa ba namin kayo tawagin ng tawagin para mag... Alam namin nandiyan kayo. Nasa ilalim kayo. Ano? Alam namin yon. Pero kinakabahan kayo mag-type ano? Mag-type nga kayo, mga hinayo pa kayo. Inuutos ako kayo. O, mag-type kayo. Nasaan na ba yung susunod natin? O.